Ayun, yung chapter 6 naman natin ng Fundamentals of Accounting. Ano lang naman siya, parang review lang din siya ng chapter 1. Ayun, tsaka parang review lang din talaga siya nung last sem natin. So, yun. Kaya hindi ko na masyado, di na ako masyadong nag-alala kasi feel ko naman kayo na siyang sagutan kasi nagawa na natin siya ng chapter 1. So, ano lang naman siya, isang activity, then individual, isend nyo lang sa Quipper yung part ng essay. Pwedeng link lang ng Google Form nyo, ng Excel, o yun, Google Sheet, or PowerPoint, pwede din. Or pwede din naman picture sa papel, mas okay din yun para mas ano nyo, mas napag-aaralan nyo, no? May copy kayo. Ayun. And okay din naman na gumamit kayo ng Excel or Google Sheet or spreadsheet para ma-familiar na kayo sa ano, sa mga Excel, Google Sheet. Kasi dito sa business mathematics, gagamit tayo ng Excel. Ayun. Gumamit na ba kayo sa may statistic na ba kayo ngayon? Para meron, di ba? Statistic. Meron na kayong statistic ngayon. Nasa na kayo sa statistic? Nagano na kayo, nagmo-mode median? Nagagano na ba kayo? Yun, mode, median, mean, ayun, nagano na ba kayo, nag-compute na ba kayo ng ganun? Using Excel? Or more on discussion pa lang kayo? Nasa na kayo sa stat? Kung nakikinig kayo kay sir, ayan. Okay, more on discussion pa po. Bali, pero na nag-compute na kayo ng mga mode, median, mean, mga ganun, mean, ganun. Mga standard deviation, nandun na ba kayo sa part na yun? Or parang simula pa rin? Yun, dapat na ano yun na yun, na-discuss nyo na kasi ano na tayo, second sem. Ayun. Kasi sa akin, dito sa business math, tadaanan ko lang siya, parang pahapyaw, parang kung pa natin ipapresent yung data galing sa computation ng mode, median, tsaka mean, yun lang naman yung gagawin natin ngayon sa ano, sa business mathematics. Ayun. Tsaka yung ano natin, sa business mathematics natin na chapter 6, salaries and wages, ayun, na-discuss ko din naman na siya. And then, isave nyo lang yung mga sinend ko na ano na latest na table ng SSS PhilHealth tsaka Pag-ibig tapos yung income tax table din na latest. Ayun. I-save nyo lang. Ay. Hello, okay naman yung ano ko, yung mic. Naririnig ba ako? Okay, sige. Ayan. Sa salaries and wages naman, baka this week mag-send ako ng problem natin for salaries and wages. So parang isang problem lang din siya. Tapos gagamitin lang natin yung ano yung siya doon sa ano, gamitin nyo lang yun, i-save nyo lang kasi magko-compute tayo ng salary. So parang bibigyan ko lang kayo ng one month na situation, one month na parang hour na merong combination ng mga holiday, ganun. Kasi this weekend, sisend ko. Then, individual din yun, yung assignment na yun. Then, through, ano rin siya, Quipper essay din siya. Madali lang din yun, lalo na pag may mga nag-work dito. Ayan, dapat, ano tayo, familiar tayo sa pagko-compute ng salary natin. Kasi mamaya, nag-OT pala tayo, nag-overtime pala tayo, hindi tayo sinusweldohan. Huwag kayong papayag na ganun. Though, sa ibang company kasi may mga OTY talaga eh.
Okay, so let's proceed. Yeah, may pag may mga questions, siguro pag nagbigay na ako ng problem sa salaries and wages, baka mag doon na kayo magkaroon ng question. No? Pero baka, ngayon kasi medyo wala pang nagtatanong kung merong part na hindi sila naiintindihan. Ayun. Pero yung table na binigay ko, try nyo na rin i-share kung paano. Pagkari kung 12,000 yung sweldo, anong part ng table yung titignan natin. Ngayon, maging ano na tayo. Para pag binigay ko yung problem, dire-diretso na yung computation. Okay. So, ayan, let's proceed na sa ano, sa chapter 7 natin ng business mathematics. So, presentation of data. Ayun, since meron tayong subject na research, ayan, though parang hindi naman siguro ganun kapulido din yung ano, I mean parang end-to-end yung gagawin yung ano, end-to-end na yung gagawin yung research, since online time medyo mahirap siya. Kumbaga parang may mga few requirements lang naman na nire-require sa inyo si Ms. Ron, no, yung sa research nyo. Ayun, so wala rin siguro kayong defense, no? Wala rin kayong defense. Ayun, so meron tayong presentation of data. Etong lesson na to, magagamit natin siya sa research din. Ayan, at dadalhin nyo siya hanggang pagdating nyo ng college. Kasi magkakaroon kayo ng thesis, feasibility studies, ganyan, and then research. So, dapat meron tayong idea kung paano tayo nagpe-present ng data. Ayun. So, at the end of this discussion, ayan, meron tayong mga few requirements, no? Ayan. So, at the end of this discussion, we should be able to show samples of business data. Ano ba yung mga types ng business data? Ayan, since business mathematics tayo, yun mga, meron tayong, ano, yung topic natin about business, no? Compare the forms. Yan, pwede tayong gumamit ng textual, tabular, and graphical data, no? And then, identify the essential parts of the table. Ayan, ano-ano yung mga parts ng table. Pag nagpe-present tayo, hindi lang basta dapat ano lang yung parang tabular lang, ganyan. May mga parts din siya. And then describe the different kinds of graphs for data presentation. Ayan. So dapat hindi lang tayo basta-basta gumagamit ng mga graphs. So depende yan sa ano, pinipresent din natin. Ayan. And then give a set of business data and identify the graphs to be used. Ayan. Ano yung mga graphs na appropriate dun sa data na binigay sa atin. Ayan. And then draw the graph or table to present the data, and then analyze and interpret the data presented in the graph table. And then we can use Excel and then yung SPSS. Ewan ko kung na-introduce na to ni Sir Mark sa inyo, sa STAT. Kasi pang STAT talaga to, yung SPSS na program. And then, yun nga, may bayad kasi to. May bayad yung ano na yun, yung software na yun. Pag nag-download tayo, may bayad siya. So, I guess, don't ko kung yung PSPP ata yung illegal, pero di ko alam kung pwede natin gamitin siya. Tsaka, hindi natin, kailangan kasi ng laptop, no, para makapag-install tayo ng ganung software. And more like, hindi gagamit tayo ng Excel para mas madali tayo makapag-compute, no? Yan. Pero si Sir Mike na bahala doon kasi sa kanyang, ano yun, sa stat yun. So, mga ano lang tayo, mga presentation of data, mga analysis lang, ganun. Okay, so ang group versus group data. Data can be classified as group or ungroup. Yan. Ungroup data are data that are not organized or if arranged could only be from highest to lowest. Yan. And then yung group data naman,
our data that are organized, arranged into different classes or categories. So, pwede siyang, kaya yung data na kinuha natin, may mga age, may mga gender, ayan, may mga ano ba, demographic, yan, pwede natin siyang i-arrange according sa mga given na ano categories na yun. Ayan. So, pag nagpe-present tayo ng data, pwede tayong gumamit ng textual method, tabular method, or graphical method. So, yung textual tsaka yung tabular, pwede rin naman siyang gamitin ng sabay. And then yung graphical and then yung textual, pwede natin gamitin rin ng ano yun, ng, pwede rin siyang mag-combine, no, pag nagpe-present tayo ng data. Normally, pag mga college, or siguro pag mga graduate school, ang pinapagamit lang sa kanila lagi ay yung tabular method tsaka yung textual method. Hindi sila gumagamit ng graphical method pag nagde-defense or nagpe-present ng data. Ayun, pag, lalo na pag sa mga masteral degree or graduate school, tabular method tsaka pinakamahalaga yung textual method. Ayan talaga, yung textual method talaga yung pinakagamit pag nagde-defense. Ayan. Pag siguro pag mga high school or early year ng college, pwede tayong gumamit ng graphical method. Ito kasi yung parang pinakamadali. Pinakamadaling gawin kasi parang mag-i-input ka lang ng data tapos pwede ka nang mag ano sa Excel or sa PowerPoint, pwede ka nang mag ano mag-create ng mga chart, 'di ba? Ayun, na-try nyo na ba yun sa PowerPoint? Yun. Magparang maglalagay lang kayo ng data. And then, yan, mga percentage, ganun, or kahit numbers. Tapos, pwede na kayong makagawa ng mga bar chart, mga line graph. Ayun. So, madali siyang gawin. Yun. Yun nga lang, syempre, hindi lang dapat graphical method yung pinapresent natin. Di ba minsan, pag naglalagay tayo ng graph, sa baba nun, lalagyan pa rin natin ng explanation. Okay, so yung pinaka-challenging part kasi doon, yung textual method natin. Lalo na pag may kasama ng interpretation. No? Madali lang gumawa ng graph eh, pag may mga data na tayo. Pero yung pag-i-interpret, tapos pag ano na natin siya, kinoconvert na natin siya or parang ginagawa na natin siyang into text, medyo mahirap siyang gawin, di ba? Yan. So sa textual method, rearrangement from lowest to highest, and then we can use stem and leaf plot. Ayan. So pag binigyan tayo ng data tapos magulo yung data, meron tayong pwedeng gawin, no, para mas makapag create agad tayo or mas makapag-create tayo ng magandang textual method na presentation. And then for tabular, we can use FDT or frequency distribution table, relative FDT, cumulative FDT, and then contingency table. Yan. And also pag nag-run din tayo ng data sa SPS sa SPSS or sa ayun, doon sa ano na 'yon, sa software na yun, doon kasi madali lang siyang gawin, ilalagay mo lang talaga yung data mo doon sa SPSS and then siya na mismo yung ano, magbibigay sa'yo ng mga tabular, yan, ng mga tabular na ano, na kailangan mo. And then, minsan pa nga with interpretation na. Ayun, kaya madali, ano yun. Kaso nga lang, may bayad kasi yun. Tsaka laptop yung gagamitin. Yun. Baka siguro mag-send ako sa GC kung paano siya ginagawa. At least meron tayong idea. Para pag-college, kunyari, mag-thesis na kayo and then kailangan nyo ng statistician. Though, parang wala naman sigurong, parang kahit siguro kayo na lang yung mag-start sa college, pwede. Yun. Unlike pag sa graduate school, may mga bayad na kahit yung magpapastat ka. Yun. Kailangan kasi ng, kailangan license yung mag-i-start sa'yo.
Ayun, kaya malaki din yung kinikita ng mga itas ano statistician, no, malaki din yung kinikita talaga nila kasi kada run nila ng data may bayad yon around siguro pinakamababa na yung 5k lalo na pag friend ka pero nag-range siya ng 10 to 15k kada run mo ng data. So for example, there is it ano ka license ka na statistician tapos sa university ka nag-work as a stat. Tapos, syempre, di ba, lahat ng gagraduate, mag-ano sila, may thesis sila, no? Tapos, lahat yun kailangan ng stat. Ayun. So, parang kada estudyante, di ba, ikaw yung mag-aran ng stat nila. So, laki ng kitain mo, no, di ba? Kada taon pa naman, may group mag-graduate. Ayun. Kung mahilig kayo sa math, and then mahilig kayong sa stat, yung favorite yung stat, and I suggest na pang nag-college kayo. Yun yung kunin nyo, yung mga, yung ganong subject, yung ganong course. Kasi malaki din yung ano doon, malaki yung kinikita nila doon. Yan, tapos mag-take ka lang ng board exam para maging license ka na stat. Ayun, so kasi kada run yung may bayad. So malaki talaga yung kinikita nila doon. Ayan, and then we have the graphical method. Ayan, since high school, elementary siguro, yan, lagi natin itong nadadaanan, yung paggamit ng graph. We have the bar chart, histogram, frequency polygon, pie chart, yan, at marami pang iba, di ba? Marami pang klase ng graphical method. Yan. Sa PowerPoint pa lang, pag nag, ano na tayo eh, nag-add data lang tayo, or dun sa part ng data, ayan, meron na, marami ng chart na, ano dun eh, sinasuggest. Ayan. So, marami tayong pwedeng gamitin for the graphical method. So, for the textual presentation of data, data can be presented using graphs or sentence. It involves enumerating important characteristics, emphasizing significant figures, and identifying important features of data. Yeah, so for example, you are asked to present performance of your section in the statistical test. The following are the test scores of your class. Ayan, so kunyari, ito yung mga naging score nyo sa exam, no? Ayan, ganito siya kagulo. Ayan, ito, as in ito lang. Walang names, walang ano. So, pwede natin gawin, no, para makapag-create tayo ng magandang presentation using textual method. So first, arrange the data in order for you to identify the important characteristics. This can be done in two ways: rearranging from lowest to highest or using stem and leaf plot. So below are the rearrangement of data from lowest to highest. Syempre yan, pag binigyan ka ng data, ayan, pinakaunang natin ginagawa talaga, ina-arrange natin siya from lowest to highest. Pwede din namang highest to lowest. Ayan, depende sa atin. Parang ano lang, either way, pwede naman. Ayan, so dito pa lang, pwede na tayong magkaroon ng press, ano, ng interpretation, no? Pag nag-textual method tayo, pwede natin sabihin na dun sa data na binigay sa atin, the highest, ayan, three of the students, ayan dito, three of the students got the highest score, which is 50, ayan, and then the lowest score is 9, yun, pwede na yun, di ba? Kung yari, wala tayong kinocompute, yun, pwede na yun, pwede, isa yun sa pwede natin ibigay na interpretation, 50, and then 9. And with the rearranged data, yeah, pertinent data worth mentioning can be easily recognized. The following is one way of presenting data in textual form. Yeah, in the statistical class of 40 students, 3 obtained the perfect score of 50, and then 16 students got a score of 40 and above, while 3 got 19 and below. Generally, the students performed well in the test with 23 or
70% of getting a passing score of 38 and above. Ayun. So, ayan. So, di ba ang passing score ng 50 ay 38, di ba? So, pwede natin bilangin. Bilangin yung mga naka 38 and above. So, according sa data, ayan, 23 or 70% naman yung nakakuha ng 38 and above. So, medyo maganda yung, ano, yung performance ng class. And so, another way is using the steam and leaf plot. Yan. So, steam and leaf plot is a table which sorts data according to a certain pattern. It involves separating a number into two parts. In a two-digit number, the stem consists of first digit and the leaf consists of the second digit. While in a three-digit number, the stem consists of the two of the first two digit and then the last, and the leaf consists the last digit. Ayan. So below is the stem leaf plot group. Ayan, group data given in a sample. So parang by 10s, 20s, 30s, 40s, and then 50s. Ayan. So mabibilangan nila kung sino yung nakakuha ng ano ng 10 to pero below 20 yan dalawa. Ayan, 17 to 17 and 18 tapos sa 2 naman 20, 23, 23. Ayan, ganun siya. Ito yung mga nakakuha nun. Sa line of 3 naman, yung mga 30 plus, pero below 40, ito naman din siya. Yan, meron 34. Ayan. So, nagigets niya ba to yung steam and leaf plot? Sa line of 4 naman, yung mga 40 but below 50 naman, yan, between 40 and 50, ito naman yung mga nakakuha nun. So, merong mga 42 up to 49. And then sa 50, may tatlo. So, dito binibilang niya yung mga, ano, no, yung mga nakascore depende dun sa stem. Yan, which is yung by 10s, 20s, 30s, 40s, and 50s. So, paano natin may interpret to, no? Ayan, so parang pwede natin i-interpret na maraming nakakuha ng line of 4. Yan. So, ang indication nito, no, kung maraming nakakuha ng line of 4, more likely, mataas ang passing score ng class. So, utilizing the stem and leaf plot, we can readily see the order of data. Thus, we can say that the top 10 got scores 50-50-50, 49-48-46, up to 45. And then, the 10 lowest score are the 9-17-18-20, up to 27. Yeah, madali natin siyang mabibilang. Nag-gets ba natin itong, ano, no, itong stem and leaf plot? Ganun. So, another example din, no? Ayan. Ito naman, ano, parang, ayan, mga scores din. Siguro scores to. Ayan. So, parang ang dami nakakuha ng line of 3. Ayan, dami nakakuha ng line of 3. Okay, next is the tabular form. Next is the tabular form. Yan, tabular presentation of data. Below is a sample of table with its part indicated. So, ito yung mga dapat nating alalahanin, no, pag nagawa tayo ng tabular na presentation. Yan. First is the table number. Ayan, syempre may mula yung table 1, table 2, or pwede rin naman siyang per chapter. So, kaya meron tayong tabular form sa chapter 1 natin.
kagaya may mga graphs na rin tayo doon na ilalagay or yun nga yung tabular din. Lalo na pag may mga nakuha tayong mga studies and then kailangan natin siyang i-present din sa chapter 1. So, meron tayong kunyari sa chapter 1 siya, tapos pinakaunang table, pwede siyang ilagay natin na table 1.1. Ganun. Okay, and then next is the table title. Ano ba yung title natin for the graph? Ayan. And then next is the column header. Ayan, and then the row classifier, body, and then yung source node. Ayan, so for the row classifier, ito naman yung mga ano natin. Siguro ito yung pag nag-create tayo ng questioner, ito yung mga choices natin. Ito yung binibigyan natin, ito yung mga binibigyan nating options sa kanila. Ayan. And then, nagkaroon tayo ng two classifications. Siguro magiging comparative to eh. Itong data na to, comparative siya. Ayan, meron tayong two types ng respondent. Merong Philippine youth and then US youth. Kasi kino-compare natin yung ano nila, yung behavior nila, yung mga naging activities nila. So, ito, ano to, comparative study to. Yung ganitong klase ng table. Ayan. So, kino-compare natin yung mga activities na ginagawa ng Philippine youth and then US youth. So, sa column header natin, nandito yung mga types of respondent. Ayan. And then sa row classifier, ito yung mga binibigay nating ano choices or options, no? And then sa body, ito na yung mga naging response nila. Yan. And then sa source note, yan, ano lang naman siya. Yan, ito yung parang kung saan study natin siya nakuha, no? Yan, kung anong study natin siya nakuha or kung ano yung naging ano natin naging reference natin. Yan. Lalo na pag nag-RRL tayo. Ayun. So lalagay lang natin kung saan natin siya nakuha. Frequency distribution table. Yan, a frequency distribution table is a table which shows the data rearranged into different classes or categories and the number of cases or frequencies which fall into each class. The following is an illustration of a frequency distribution table of ungrouped data. Ayan, so sample of FDT of ungrouped data. Ayan, so parang ginroup niya according sa age. So dun pa lang sa age. Ayan, yung frequency naman, ito yung mga lumabas na data. So parang dito sa ano natin, ayan, enrolled students, no, in STAT. Meron tayong 50 na students na enrolled sa STAT, pero iba-iba yung age, no. Merong age of 12, dalawa. Tapos, pinakamadami yung 14. Age of 14, meron tayong 27. Tapos, yung pinakamatanda natin, 17 years old. Pero, isa lang naman siya. Okay, nai-interpret ba natin? Parang, sa data pa lang ba na meron tayong nai-interpret? Ayan. So, ganun lang siya. Parang kumbaga sa class ng STAT, ang pinakamadami natin yung 14 years old. Ayan. Tapos, pag nag-conclude tayo, ayan, pag nag-conclude tayo, kunyari, nakapagbigay na tayo ng interpretation, sabi, according to the data or table 1.1, ayan,
most of our students enrolled in STAT yan are 14 years old, no? And so 27 siya. So bakit kaya 14 years old? Siguro yung subject na yon ano talaga siya for 14 years old. Ano ba tong ano? Parang ano ata yun, no? Second year? Second year high school? Tama ba ako? Second year high school? Or third year high school? Baka mga ganun, mga ganun. Baka yung stat na subject for third year high school. So, karamihan talaga dun ay 14 years old. Yan. Yan, may mga 17 years old siguro dahil ano, nag-repeat, ganun. Or na-late ng enroll. Or naiwan ng subject. Siguro, ganun. And then, pinakabata naman yung 12, no? Baka ano na sila, mga accelerated or maaga silang nag-aral. Ganun. So, pwede yung mga ganun yung mga conclusions natin. Pero dapat be the backups. Ayan. So, ito naman another table din. Frequency table. FDT for the quizzes course of 50 students in geometry. Ayan, may mga, pwede natin siyang i-range. May mga range siya. For example, 0 to 2. Sino yung mga, ilan yung mga nakakuha? 1. Ayan. And then 12 to 14. So, parang karamihan ng students nakakuha ng 12 to 14 na scores. So, ano naman, nagpe-perform naman siguro ng maayos yung klase. Kaya maraming nakakuha ng mataas na score. Pero depende, no? Kasi mamaya up to ano pala to, no? Over 50 item, no? Tapos 14 na yung pinaka-highest. So, depende pa rin pala. Meron tayong lower class limits. Ano kaya yung lower class limits? Familiar na ba kayo doon? Sa stat, na-discuss na ba yun? Ano yung mga lower class limits and then yung higher class limits? Yan. Yung lower class limits are the smallest number that can actually belong to different classes. Yan. So dito, ano kaya yung mga lower class limits natin? Sa data na binigay. Ano kaya yung pinaka, ano yung mga lower class limits natin? Sabi, are the smallest number that can actually belong to different classes. Yan. So, yung mga lower class limits natin dito, ito yung mga, ayan, 0, 3, tama ba? Yan, yung lower class limits natin, ito yung mga 0, 3, 6, 9, 12. Yan. Sabi niya, are the smallest number that can actually belong to a different class. So, di ba, sa rating natin, meron tayong mga different classes. Merong 0 to 2, 3 to 5, 6 to 8, 9 to 11, 12 to 14. Ayan. Na-discuss na ba ito sa stat mo? Ayan. Na familiar naman na ba sila na naman na ba siya sa inyo? Okay, so I think okay naman na siya. Yeah. Dapat na discuss ito sa stat niyo ha, dapat na discuss na to. Kasi parang mga second to third chapter ata to ng stat. Ayan. So, meron tayong, ang mga lower class limits natin, again, yung mga 0, 3, 6, 9, 12. Kasi nga, sabi, ang lower class limits daw are the smallest numbers that can actually belong to a different classes. Pinakamababag number na pwede nating i-include doon sa classes na yun or category na yun. Yan. So, ayan doon yung lower class limits. Next is the upper class limits are the largest number that can actually belong to a different classes. So, ano ba yung mga upper classes natin?
Yan, na 2, 5, 8, 11, and 14. Ayan yung mga upper class natin. Okay, gets naman ba yung lower class and upper class limits natin? Okay, good. So, class boundaries are the numbers used to separate classes, but without the gaps created by class limits. Yan. Class boundaries, number separating classes. Yan. Ay, meron pa tayong ano, parang between kasi 2 and 3, marami pang numbers, di ba? Meron mga, may mga point something pa. Yan. So, meron tayong 0.2, negative 0.5. Yan. And then, ano naman, between 2 and 3, meron pa tayong 2.5. Ayan. 5 and 6, meron pang 5.5. Yes. Good, oo. Parang review na lang to, no? Lalo na sa mga mathematician, nako, ano lang to, parang review lang natin to. Ayan. So, paano natin siya nakukuha? Paano kaya nakukuha to, yung mga boundaries? Yan. Paina-average lang natin yung magkasunod na number. Yung upper class, tapos yung sinundan niyang lower class. No? Yung kasunod nilang class. So, kung 2 and 3, plus mo lang, then divide mo, makukuha natin yung 2.5, which is, ayun na yung boundary. Okay, class mid points. Ano kaya yung mga class midpoints? Kung naalala nyo, the respective average of each class limits. Yan. So, for example, 0 to 2, ano kaya yung midpoints niya? Ito yon. So, 1. Paano kaya natin siya nakukuha? Paano kaya nakukuha yung ano? Paano makukuha yung ano, yung class midpoint? Isusulat lang ba natin yung number tapos dibidugan natin yung pinakagitna? Ayan. O, pinakagitna. Paano kaya yung nagiging formula nun? So, para makuha natin yung midpoints, ina-add lang natin yung lower class tsaka yung pinaka-upper class limit natin and then divide natin siya by 2. Yun, ina-average lang natin yung upper class tsaka yung lower class natin. Okay, okay. Paano kaya yung parang even yung nasa gitna, even number, even yung count. Yung magkakaroon ng point something pag ganun. Basta alam niyo na to. Yan. Class width, sabi ano kaya yung class width? It's a difference between two consecutive lower class limits or two consecutive class boundaries. Okay, nag-guess ba natin? Difference between two consecutive lower class and then or two consecutive class boundaries. So, kung yari, kung two consecutive lower class limits daw, di ba ito, 0 and 3, difference daw nun. So, ang ano natin, ang class width natin ay 3. Tama ba? 3. Tapos, yung boundary natin, sabi daw, or two consecutive class boundaries, difference din nila. So, para natin kinukuha yung boundaries, 2 plus 3, 5 divided by 2 is equal to 2.5. Tapos, meron pa tayong negative 0.5 dito. So, parang 3 din, no? 3. Okay, yan. So, puro 3 ang class width natin. Okay, so guidelines for frequency table. Be sure that the classes are mutually exclusive. And number 2, include all classes even if the frequency is 0. So, yun. Kahit 0, may mga 0, i-include natin. Try to use the same width for all classes. Ayan, hindi pwedeng, yung iba-iba yung width ng mga classes natin. Meron 3, 4, 5, kasi di natin makukuha yung, yung appropriate na, na data.
Okay. Next is try to use the same width. I mean, select convenient numbers of class limits. And then use between 5 and 20 classes. Yan, dapat ranging to 5 to 20 classes yung gagawin natin. And then the sum of the class's frequency must be equal to the original data values. Ayan, just to make sure lang na ano, na lahat ng data na ano natin, na include natin. So, sinasum natin lahat ng frequency. So, kung meron tayong 50 na data, tapos nag-frequency tayo, dapat yung sum pa rin nun, 50. Yan. Parang checking din siya para ma-make sure natin na, ano, na lahat ng data na include. Yan. In constructing frequency table, yan, decide on the number class. Determine the class width by dividing the range by the number of classes. Ayan. So, range is equal to highest minus lowest score and round up. So first, next is to select the first lower limit, either the lowest score convenient value, slightly less than the lowest score. And then add the class width to the starting point to get the second lower class limit. Add the width to the second lower limit to get the third and so on. So yon, sa stat, di ba parang nagawa nyo na rin to. Kung paano tayo nagkikreate ng sarili natin class. Yan, list the lower class limits in a vertical column and enter the upper class limits and then represent each score by a tally mark in appropriate class and then total the tally marks to find the total frequency of each table. Okay, so skip muna natin to. So next is we have the relative frequency table, class frequency over the sum of all frequencies. Yan. So parang kinukuha na, ito naman, parang kinukuha natin yung ano, yung percentage no ng each classes. Nagets ba natin? So 'di ba yung isa, yung kanina, yung FDP, nag-tally mark lang tayo tapos inadd natin para makuha natin yung kung ilan yung nakakuha ng ano ng ayan katulad nito, ilan yung nakakuha ng 0 to 2 na score or rating. Tapos yung next naman, 3 to 5, ilan yung nakakuha. Pag relative frequency naman, gina-convert natin siya sa percentage. So, paano yun? No? I-add natin itong lahat, itong frequency. Yan, mag ilan kaya siya? 20 plus 14, 34, 49, tama ba? 49, 52, over 52. Eh, meron na pala dito sa dulo. 52. And then, ang gagawin natin para makuha natin yung percentage per class, i-divide lang natin siya. Yan, 20 over 52. So, 38.5% ng total data natin ay 38.5%. Next naman, yung 14 over 52. Yan, makukuha na natin yung 26.9%. So, parang ibig sabihin 26.9% ng
ng total frequency natin, eh, ang rating ay 3-5. Yan. Yan. So, for cumulative frequency table naman, i-ano na natin, i-backpack natin. Ayan. So, for the first, ano naman, first, ito, yung kasunod ng frequency, itong CF. Yan. So, alam nyo na kung paano kukunin. Yan. So, 20, tapos i-add lang natin yung kasunod. Naging 34. So, 20 plus 14, 34. Plus 15, 49. Plus 2, 51. Plus 1, 52. Okay, nag-gets ba natin? And then, yung kasunod naman, ganun lang din siya. So, pero mag-i-start tayo sa dulo. Okay, mag-i-start tayo sa dulo. So, 1. Tapos, plus 2, magiging 3. Plus 15, magiging 18. Plus 14, magiging 32, plus 20, magiging 52. Okay, gets ba natin yung paggawa ng frequency table? Yan. So, sabihin nyo sa akin kung sa-shock kayo ha, pero yun, pang-review na lang din to. At lalo na't may stat din kayo, tapos na-take nyo rin to during your grade 10. Okay. Ayan, so meron tayong, ito na yung mga ano, combination ng tatlong table, na tatlong types ng table. Ayan, frequency, relative frequency, and then yung cumulative frequency. So again, sa frequency, ilalagay lang naman natin kung ilan yung nakakuha ng 0 to 2 hanggang 12 to 14. Itatali lang natin siya tapos ito total. And then sa relative frequency lang naman, i-convert lang naman natin siya into percentage. Okay. And then next naman, yung cumulative frequency. Ayun. So, ito 20 to 34 to 49, 51, and then 52. Yan. So, a complete FDT has class mark or midpoint X, class boundaries, which is yun na pa natin gamitin yung CB, relative frequency or percentage frequency, and less than cumulative frequency. Ito yung mga dapat nating alalahanin. And then, the greater than cumulative frequency. Yan. So, ito, may mga ano rin naman siya, parang may mga symbol na pwede natin gamitin. So, we have the class intervals, 0 to 2, 3 to 5, 6 to 8, 9 to 11, 12 to 14. And then, we have the frequency. Yung tally marks or yung pinaka-total na tally natin. And then for the class mark, ito yung ano, yung midpoint na tinatawag. Yung gitna ng class interval. Class boundaries. Ayan, so negative 0.5 to 2.5. Yan na, discuss na natin kung paano ito pinukuha. Next is frequency.
relative frequency, ko-convert lang natin siya into percentage. Yan, we have D less than cumulative frequency. So, paano siya kinukuha? Ina-add lang natin siya. Pag less than cumulative frequency, mag-i-start tayo mula sa taas, pababa. Ia-add-add lang natin siya. So, 20 plus 40 nagiging 34, plus 15 naging 49, plus 2 naging 51, plus 1 naging 52. For greater than class cumulative frequency, mula naman tayo sa baba, papunta sa itaas. Okay. So, 1 plus 2 magiging 3 plus 15 magiging 18. Ayan. Or pwede ka rin naman mag-start mula din sa itaas. Ima-minus mo lang. Ganun lang din naman siya. Same lang. Ayun. Pero yun, parang sa akin kasi mas madali. Para sa akin, mas madali mag-add, no? Mag-add compared sa mag-minus. Kaya nag-start ako sa baba kaysa mag-minus. Okay, so, pero depende yun sa diskarte nyo. Kung saan kayo. Kung flexible naman kayo, mag-add, mag-minus, go. Same lang yun. Same output lang din naman siya. Yan. So, ito naman, ilalagay ko na lang din to sa, ano, sa quipper part ng essay. Ito yung magiging ano natin. Basta maglalagay ako sa quipper ng ano natin, ng exam natin. Okay, any question? Pag nasa quipper, pwede tayo mag-try ng mag-try. Ayun. Ayun. Pero minsan naman kasi pag sobrang baba ng score, kunyari, yung mga individual na ano natin, pag sobrang baba ng score, mini-message ko, pinapaulit ko. Pero pag nasatisfy na ako dun sa score, lalo na pag unti lang yung mali, isa lang or dalawa, di ko na pinapaulit. Ayun. Pero pag sobrang wala pa sa kalahati yung naging score, pinapaulit ko. Minimessage ko yung mga students na hindi ako nasatisfy dun sa ano nila, sa score nila. Pinapaulit ko. Para hindi bumagsak. Ayun. Pag hindi na ako nag-message na ano na i-repeat mo to, ganun. Ibig sabihin nasatisfy na ako dun sa nakuha mong score. Okay. Pero pag sa quipper yun, ayun pala, announcement. Sa personal development natin na subject kay Miss Aliyu. Ayun, magre-record kasi kami ulit. Ang i-consider na namin yung mga highest score pagdating ng siguro first week ata ng June. Ayun, magre-record kami ulit ng third grading. So, kung hindi kayo satisfied dun sa grade nyo, dun sa personal development nyo na subject, ulitin nyo lang din ulit yung ano, yung mga assignment nyo. Ha? Ayan. Ano lang, i-share nyo na lang din sa, ano nyo, sa kagroup nyo. Di ko kasi hawak yung ibang grade 11. So, siguro si Miss Aliyu na bahalang mag-inform sa kanila. Pero yun, syempre, since advisory class ko naman kayo, so senior ko na, ulitin nyo lang yung mga naging assignment nyo sa, ano, sa personal development na yung mga ano lang, ano ba yun? Yung tig 2020 tsaka 4040 na item. Yung tig 80, bago na intindihin yun kasi di ko siya na-record. Okay? So, balikan nyo lang. Kahit yung fourth grading din, pag hindi kayo satisfied dun sa score nyo, ulitin nyo lang din siya ulit. Kasi ang i-record na talaga namin ay yung highest score. Ayun. Sabihin nyo na lang din sa kagrupo nyo para lahat kayo mataas grade, ha? Ayun. Nag-release na kasi ako ng grade. Tapos, ang dami kasi hindi satisfied dun sa nakuha nilang grade. Though, ayun naman kasi yung, ayun yung
ayun yung naging performance nila yun. Pero yun, since generous, mabait si Miss Aliling, ulitin nyo lang yung naging exam nyo. Okay, gets ba natin? Yun, sabihin nyo lang sa iba, lalo na yung tingin yung delikado, yung tingin yung paghilid yung ano, personal development na grade. Sabihan nyo lang na, ulitin lang yung ano, yung mga naging assignment. Yan. Okay, any question?